Pag-usapan naman natin ngayon ang tungkol sa polycystic ovarian syndrome. Ano nga ba ito? So, ang PCOS ay sakit ng mga kababaihan. Tungkol ito sa reproductive organ, especially the ovaries, na nagkakaroon ng maraming bukol-bukol. Ano nga ba ang itsura ng reproductive organ ng sa babae? So, let's get familiarized muna. We have here the vaginal canal, the cervix or yung kwelyo ng matres, and then ito yung matres. Meron tayong left and right na ovaryo. So, dalawa po sila, ang ovaries, and then we have the fallopian tubes. Okay? Dalawa rin yan. So, kapag ang isang babae ay nag-itlog tungkol sa ovulation niya, sa menstruation, nanggagaling ito sa kanyang ovary. Ganito po yon. Ito ang ovary. So, may itlog pupunta sa fallopian tube, papunta sa uterus. Ngayon, ano ba nangyayari pag polycystic ovarian syndrome? Sila ay maraming bukol-bukol na itlog. Ayan, parang bukol-bukol yung kanilang ovaries. Kaya polycystic, from the word poly, marami, cyst. At tapos, ang ovary, maraming cyst ang nasa loob ng ovaryo. So, ano ba ang pinaka-common na nararamdaman ng mga mayroong polycystic ovarian syndrome? Ito ay common sa mga babaeng fertile age, ibig sabihin sa mga childbearing age. Ang pinakapangit kasing consequence nito ay hindi lamang irregular menstruation, kundi yung capacity na magkaroon ng anak ng menstruation pero walang kasamang itlog. Importante po ang egg cell para magkaroon ng chance ang magkaanak. At ito kasing egg cell ang nafa-fertilize para maging isang bata. So, ano nga ba ang mga simptomas nito? Meron silang miss or irregular menstrual periods. Meron din silang maraming buhok sa katawan or hirsutism. Ibig sabihin, kahit sila ay babae, nagkakaroon din sila ng parang bigote o kaya facial hairs mas prominent sa kanila dahil ito sa hormones na androgens. Mas mataas kasi ang androgens ng isang may PCOS kumpara sa babaeng walang PCOS. Meron din silang acne. Ito nga yung mga pimples, nagkakaroon sila sa mukha at kahit katawan nila pwede rin magkaroon ng pimples. Nabanggit nga natin yung infertility, hirapan silang mabuntis. At mapapansin din natin sa mga may PCOS ay tumataba sila. Kahit anong pagpapapayat nila, nahihirapan silang magpapayat. Isa pa ay pwedeng mag-lead ito sa diabetes. Nagkakaroon sila ng impaired fasting glucose. Kaya kalimitan rin sa mga may PCOS ay medyo tumataas ang kanilang fasting blood sugar. At isa rin sa mapapansin ay nababawasan naman ang kanilang mga buhok sa ulo or nage-hair fall sila or hair thinning. Ito ay isang hormonal imbalance sa katawan ng babae. So, kailangan ito ay ma-address kaagad upang maging regular ang menstruation at huwag kayong matakot. Bibigyan kayo ng isang OB-GYN ng mga pills muna, hindi naman kayo kaagad-agad ooperahan o anumang mga gagawing procedures na bibiyakin kayo. So, sisimulan muna ito sa mga tableta at saka mga series of ultrasounds para makita talaga kung kayo ay PCOS. So, nasusolusyonan ito upang magkaroon din kayo ng chansang magbuntis. Paano ba na natin masasabing irregular ang menstruation? Unang-una ay halimbawa sa buwan na yon ay hindi ka nagkaroon, dapat kasi every month nagkakaroon tayo ng menstruation. Ang pagitan ng isang menstruation sa susunod na buwan ay normally 20 to 35 days. 20 days ay considered the short cycle and 35 days in the long cycle. So kaya nagkakaroon tayo minsan ng menstruation na kapag minsan dalawang beses sa isang buwan. Pero kung mapapansin nyo to ay merong minimum na 20 days na pagitan. Kaya it is still considered as normal. Pero kapag
sobrang tagal ng menstruation mo, yung duration, halimbawa, maabot ka ng 10 days, 14 days, ay kailangan mo nang magpa-check up. O kaya ay sa buwan na yun, hindi ka nagkaroon ng menstruation, pero alam mo namang hindi ka buntis, i-investigate rin yan ng OB-GYN kung ikaw ba ay may hormonal imbalance.